Sa paglahok ng milyong-milyong deboto sa Traslacion, may panawagan ng Commission on Election sa mga kandidato na huwag haluan ng pangangampanya ang religious activity na ito. Nananawagan ang COMELEC sa mga politiko, kung pwede, let's leave these kinds of observances alone, no? There is a time for politics. Sa aming pag-iikot sa daraanan ng Traslacion, makikita mga pagbati ng ilang kandidato. Pero hanggang panawagan lang ang magagawa ng COMELEC. Dahil hindi naman masisita mga kandidatong mangangampanya bago ang simula ng panahon ng kampanya. Sa February 12 pa ang simula ng campaign period ng mga tatakbong senador at party list group at March 29 para sa mga tatakbong kongresista at lokal na opisyal. Sa panahon din ng kampanya, bawal na ang mga pelikula at programa sa telebisyon tungkol sa buhay ng kandidato o kung saan gaganap ang kandidato. Election offense ito na may parusang 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo, automatic na pagtanggal sa karapatang bumoto at posibleng habang buhay na disqualification sa pag-upo sa gobyerno. They can produce any movie they want. They can exhibit it anytime they want as long as pagdating ng campaign period for senatorial elections, tigil na yon. Kapag naman ini-upload ito at na-share sa social media, sabi ng COMELEC, may binabalangkas na silang patakaran para rito at ibang isyong konektado sa social media. Social media can be considered mass media, then it would seem that it is ripe for regulation. Ngayon pa lang, nagkalat na rin ang mga naglalakihang tarpaulin, poster at billboard kahit hindi pa campaign period. Puna ng COMELEC, meron ng lumabag sa ilang kandidato sa sukat na mga ito. Ang laki, dapat hanggang 2 feet by 3 feet lang. At ang pinagpaskilang lugar, dahil dapat sa common poster area lang. Kaya bago magsimula ang kampanya, susulatan ng COMELEC ang mga kandidato para ipatanggal ang mga poster nila. If they don't take it down, then there will be basis to presume that those materials are staying up with their consent and therefore that they will be responsible for them. Sa ikatlong linggo naman ng Enero, inaasahang ilalabas ng COMELEC ang pinal na listahan ng mga kandidato. Mayroon daw silang tinanggal na humigit kumulang 40 na nais kumandidato sa pagkasenador. Noong isang linggo raw nila ipinadala ang desisyon sa mga kandidato at may 5 araw bago ito maging epektibo. Tina Panganiban Perez, GMA News.